Let's balance the sheet! Uy, nababasa niyo pa ba ito? Revenue Memorandum 27-2010. Ito ho nakasulat. The development of rate or run after tax evader cases shall be the principal responsibility of the National Investigation Division and of the Special Investigation Divisions. Oh, talasan nyo, tenga nyo ha. Ito yung pinaka-importante. The taxpayer lifestyle check system prescribed in Revenue Memorandum Number 19-2010, among others, shall be used in the development of rate cases. Okay. Iniimbitahan ko po kayo. Okay. Ayan. May pre-event po tayo. Iniimbitahan ko kayo. Ano yung event natin, Mr. Maestro? Eto ho. Ituturo ko ho sa inyo ang BIR open cases. Ituturo ko rin ho sa inyo ang BIR lifestyle check. Isang event, dalawahong topics ang aking didiscuss. Ano content ng topic, Mr. Maestro? Ayun, no? Hugot, salot, sagot. Hugot, salot, sagot. Hugot. Saan ba nagmula yan? Paano nagmula yan? Ha? Salot, ano yung epekto sa'yo? At ano yung, sino yung nagbibigay sa'yo ng kasalutan? Okay? Salot. Paano maiwasan yung salot na galing sa hugot? At of course, anong sagot natin? Yung event po natin ay libre ha? Libre. May mga gagawin ho kayo na makukuha ninyo yung procedure sa Emelino T. Maestro. Okay? Para malaman nyo ho yung time, date, at venue, pupunta ho kayo dito sa Emelino T. Maestro. Kung gusto nyo pong makikuha yung procedures, itype nyo lang ho sa browser nyo, sa Google browser nyo, ha? BIR open cases. Lalabas na ho yung video. Doon sa video, may description. Nandoon ho yung procedure na dapat nyo ipalo. O BIR lifestyle check. Lalabas na ho yung video ko. O kung gusto nyo, pumunta ho kayo sa YouTube channel ko, youtube.com/Emelino T. Maestro. At ini-invite ko rin ho kayo maging BIR tax mapping tax specialista ho kayo. Sandali lang ho, ah, may kukunin ako. Okay. Okay. Pag umatin ho kayo ng BIR tax mapping specialista at pumirma ho kayo ng kontrata, okay, na study now, pay ETM later, makukuha nyo ho ito. Okay? Dapat ho, 10,000. Ha? 10,000 ang babayad nyo sa akin para ho kayo ay magkaroon nito at masama kayo sa grupo kong mga tax specialista, and then ibebenta ko kayo through the tax mapping apps. O nga pala, paki-download nyo yung tax mapping apps sa cellphone po ninyo at yung mga potential na kliyente, pa-download nyo yung tax mapping app na makukuha ho sa Google Play Store. Ito. Okay? Ngayon, mayroon po akong lecture. Ito ho, kung gagawin ko sa umaga, ito sa hapon. Simple lang ho yung deal ko. Okay? Uutangin nyo yung libro. Utang uli. Puro utang. Ngayon, available lang ho yan sa pagsinunod nyo ho yung policies and procedure na nakasulat dito. Saan sir makukuha yon? Ang kulit mo nga. Sabi ko nga sa emelinotmaestro.com o kaya sa youtube.com/emelinotmaestro. Ang pag-aaralan natin, hugot, salot, sagot. Saan? Sa open cases, sa lifestyle check, at sa tax mapping. Paalala ko ulit,
Ang lifestyle check ay ginagamit sa run after tax evaders program o yung rate program. Libre mula ho sa akin. Oh, magparehistro ka na at pwede mo pa rin iparehistro yung mga kaibigan mo. Saan uli? Sa emilinotmaestro.com. Maraming salamat ha sa pagsishare ng video to. Yun na lang ang bayad mo sa akin. Let's balance the street! May kumakalat ha. Yung BIR open case, sinisindikato ha. May sindikato na raw. Yan po yung balita. May sindikato sa open case. May pera kasi. Yung mga taxpayer na hindi nakakaintindi, may pera. Pag-usapan natin yung sindikatong yan. Kasi ako po ay nabiktima. Katulad po ninyo, ako po'y may open case daw. Ano ba yung open case? Yung open case, malalaman mo after 5 years, 10 years, o hindi ka rin nag-file. Eh, siyempre, nakalimutan mo na yun. 5 taon na nakalipas eh. Diba? Ang tagal-tagal na. Paano ba nangyayari yan? Kasi, pag nag-apply ka ng registration sa BIR, nag-check ka ng mga taxes na ipapile mo. So, kahit na wala kang babayarang tax or taxes, kailangan na mag-file ka ng return. Kasi you have to declare zero. Yung zero kasi declaration din yan eh. So, may babayaran ka o wala, magpa-file ka. So, pag nag-file ka, lalabas doon sa CMS. Oo, may tinatawag silang CMS. Sir, ano ba yung ibig sabihin ng CMS? Ha? Case Monitoring Service o Case Monitoring System. Doon daw, yung pagkatapos mong mag-file ng tax return, kahit anong klaseng tax return yan, mag-a-appear doon sa computer, ha? Sa computer file ng BIR, yung na-file mong return. Eh sir, kung ganun lang nangyayari, hindi dapat lahat ng na-file kong return ay mag-a-appear. Yes, that's the ideal o realistic na mangyayari. Pero, may corruption ng putak. Hinayo pa kayo mga taga-BIR, ha? Ang ginagawa ngayon, ha? Sinasadya. Kasi may human intervention, eh. Sinasadya na pagka dinala na ng banko o na-file mo sa RDO, natatakan, hindi ito ini-input dito. So, kalimbawa, yung sa kaso ko, ha? 2012. Eh, 2018 na tayo ngayon. 6 years na nakalipas. 6 years ang nakalipas. Tsaka ko nalaman na may apat akong, ha? Hindi daw ako nag-file ng tax returns. Siyempre, pag yung tao sinabi mo hindi ka nag-file ng tax return, magugulat. Eh, ano epekto niya, Mr. Maeso, kung hindi daw ako nag-file ng tax return? Hindi magpe-prescribe yung ano mo, yung obligation mo. Okay? Kasi right of the BIR to assess you will begin from the discovery of false or fraudulent or non-filing of return. So, kung hindi ka nag-file ng return, 10 years yan from the date of discovery. So, kung hindi ako nag-file ng 2012, 10 years, kailangan mag-file ako. Eto, siste. E kung di mo na makita yung mga returns mo, anong mangyayari? Katakot-takot na penalty ka. Okay? Ang tataas ng penalty. At at the end of the day, ay, pwede kang kasuhan ng tax evasion. O, eto, tuturuan ko kayo para baliktarin natin ang laban. Sila ang kasuhan natin. Sila yung mapatanggal natin. Sila yung mapasuspindi natin. Sila yung criminal prosecute natin. Kaya ho natin gawin yan. Okay? Pag kayo ay sinabihang meron kayong open case at sa tingin ninyo o based sa records nyo meron kayong na-file na ganun, huwag nyo hong ibigay yung records nyo. Humingi kayo ng certification. Ha? Ng certification, ano-ano yung hindi na-file. So, mag-i-issue ho yung boss. Usually yan, yung RDO,
Yung assistant RDO o yung hepe nito, yung chip. Pag nag-certify sila na hindi kayo nag-file ng ganong return, meron na kayong ebidensya laban dito sa mga taong to o kaya dun sa hepe nito, CMS. Then, anong gagawin nyo, Mr. Maestro? Hihingi ako, magpapa-certify ako sa National Office ng BIR ng mga returns na na sinasabi nitong wala, na hindi ko na-file. Kasi kung meron akong personal file na yan, may file yung National Office. So pag ang National Office ay nag-issue sa'yo ng file na meron ka, pwede mo ngayong kasuhan to. 6 months imprisonment yan, bossing. O kaya 6 months suspension without pay. Kung gusto nyo matulungan ko kayo dyan sa tinatawag na open case, ha? Sa sindikatong mga hinayupak na open case na yan. Willing pong tumulong ako. Andyan dyan lang po yung telephone number ko. Tawagan nyo yung mga tauhan ko para humatulungan kayo ng aking mga tao. Okay? So, huwag nyo kalimutan yung mga susunod kong video. At para matigil na ho yung mga walang lamang libro, ha, bumili na ho kayo nito, murang-mura. Dahil pag may tax mapping, 25,000 to 50,000 bawat isa, dalawang taon, dalawang beses nagta-tax map sa loob ng isang taon. So, malaking tipid. Ha? Kahit wala na kayo accountants, matitipid nyo ngayon yung professional pina-accountants nyo. Mga CPA na kapag o-audit na walang laman ng libro, bawal yun eh. Diba? So, pag kumuha ka ng CPA na nakapag-uulit na walang naman ng repro, incompetent yan. Incompetent yan. Tanggalin mo. Okay? Ito lang po ang kailangan nyo. At sigurado ako, pag may problema kayo sa tax, hindi ho kayo iiwanan nito. Hindi katulad ho ng mga CPAs, consultants, bookkeepers, pag may problema na sa tax, nawawala. Bakit? Wala kasing alam to eh. Walang laman. So, makita-kita ho tayo sa susunod kong video. Okay, isusunod ditong video, panoorin nyo rin po. Introduction po ito. Saan? Diyan po sa BIR Letter of Authority course. Ito po ay isang kurso na ang objective at the end of the course, kaya mong humawak ng opportunity o negosyo sa letter of authority. Kaya mong harapin ang mga questions ng potential na kliyente mo. So, yung first part natin, pag-uusapan natin ay yung negosyo opportunity. Ang second part na panuna po natin ay pag-uusapan natin yung case progression ng letter of authority. At yung third, types and similarities ng mga letters of authority. At ang huli, yung anatomy and strategies in handling the opportunities ng letter of authority. Sir, paano ako makakasama dyan? Simple lang. Pag bumili ka ng libro ko, of course, meron ho itong bayad, bibili kayo eh. Meron kang option o privilege na mag-apply at matanggap saan? Dyan po sa Study Now, Pay ETM Later. Babayaran nyo lang ho ako kapag kumikita na kayo dito, ha? Dito sa kursong ito. So pag wala pa ho kayong kita, di wala kayong ibabayad sa akin. Kaya nga Study Now, Pay ETM Later. Siyempre, katulad ho ng pagiging negosyante bilang Uber driver o Grab driver, kailangan mo ng lisensya. O sir, saan ako kukuha lisensya? I-accredit kita para yung brand name ko marab on sa'yo. Siyempre, pag in-accredit kita, kailangan merong kang sasakyan. Uber car nga ang tawag, di ba? So, ano sasakyan mo? Yung utak mo, yung laman ng utak mo. Kung wala ka nito, wala kang ibebenta. So, para malamanan siya, kailangan mo ng tools. Ito ay isa sa mga tools. At ito pong nandito ay isa rin sa mga tools na kailangan ninyo. So, kailangan ninyong mag-aral. Magkakaroon tayo ng meetups.
tuturuan ko kayo, i-guide ko kayo, marketing, selling, negotiating sa mga kliyente o potential client nyo. At hindi lang yan, ibebenta ko kayo as a product. Hindi kayo magbebenta ng produkto, ah. Kayo mismo ang produkto. Gumagawa ho ako ng tax mapping apps. Malapit na po matapos. Diyan ko ilalagay kayo para mag-meet up yung clients na may needs at kayo naman na may needs na magkaroon ng kliyente. At tapos babayaran kayo ng kliyente. Of course, may share ako doon. Diba? Study now, pay item later. Para continuous yung inyong pag-aaral at hindi nyo makalimutan, ilalagay ko ho ito sa online. Oo, para ho unlimited yung availability at accessibility nitong pag-aaralan nating nabanggit dito. Okay? Ito po ay BIR Letter of Authority course. Okay? So, mag-enroll ka na. Ano puhunan mo? Ito muna. Yung study, ako ang mag-i-invest sa'yo. Naniniwala ako na pag binigyan kita ng tools, uunlad ang buhay mo. Dadami ang kliyente mo. Ito muna, umpisa. Tapos, kailangan nating turuan ka dito sa Letter of Authority course at ito po ang ituturo ko sa inyo. Then, mag-avail kayo ng study now, pay ETM later. Oh, ano pa hinihintay mo? Sali ka na! Let's balance the Okay. Pag-usapan natin ang lifestyle check. Lagi ko sinasabi sa aking mga estudyante. Ang tawag ko ay negosyo estudyante kasi gusto ko silang maging negosyante. Negosyante sa taxation. Ito po yung bagong kaTaxCode. Meron na po itong train o yung bagong batas sa taxation. Lagi ko sinasabi sa aking mga estudyante, tax law creates opportunity. May negosyo sa taxation. Hindi lang ho parusa ang taxation kung hindi negosyo. Nakasulat ho dito, specifically sa section 5, section 6A, yung negosyo na pwede po ninyong pasukin. Sabi dito, ito ho yung idinagdag ng batas na train, yung Republic Act 10963. Notwithstanding any law requiring the prior authorization of any government agency or instrumentality. Parang sa umpisa, wala namang kwenta. Walang ibig sabihin yung sinasabi ng batas na yun. Pinag-usapan natin tax code. Okay, paliwanag ko sa inyo kung bakit may saysay at bakit ang topic natin ay lifestyle check. Yung pong section 6A ay nagbibigay ho ng karapatan sa BIR commissioner at sa kanyang authorized representatives na i-audit ang mga transaksyones ng isang taxpayer. So, yung dating batas, hindi ho pinapayagan ang BIR na pumunta basta-basta sa iba't ibang government agencies para makita ho yung transactions nyo sa ibang government agencies other than BIR. Nung nagsimula ho yung Republic Act 10963 nung January 1, 2018, yun yung tinatawag nating train law. Okay, tawag ng BIR, train law. Yan. Binigyan si commissioner ng power na tumingin sa mga data, information o transactions ng isang taxpayer. Katulad ni Mr. Maestro,
Ha? Sa iba-ibang government agency. Eh, sir, ano ba yung mga iba-ibang government agency na yun? For example, mahilig ako mag-travel. So, bago ako mag-travel sa iba-ibang bansa, anong kailangan ko? Tama ka. Philippine passport. Sa Philippine passport, nakasulat dyan at nire-report ng iba't ibang bansang pinuntahan ko. Kung saan ako nagpunta, di ba? Eh, ano epekto nun, Mr. Maestro? Of course, makukompute ngayon ng BIR yung gastos ko sa pagpunta ko sa iba't ibang klase ng bansa. So, kung makukompute nila, oh, Mr. Maestro, nag-travel ka last year, gumastos ka ng 3 million, 4 million, 5 million. O ngayon, gumastos daw ako ng 5 million pesos. Tapos, last year, ang kinita ko, 1 million lang. Diba? So, mas malaki. Baliktad. Hmm? Ha? Mas malaki yung ginastos ko expenses sa aking income. So, nakapagtataka ngayon yan. Sa BIR, meron kang undeclared o other sources na income na hindi mo sinubject sa tax. Hahabulin ngayon ako. Ganon. Isa pa, pwede na ngayon pumunta ang BIR sa Anti-Money Laundering Council. Eh ano sir ang nasa loob ng money? Ano? Anti-Money Laundering Council? Yung mga taong nagdideposito on a daily basis ng mahigit sa 500,000 pesos. Tapos ang declaration mo, daily declaration, oh, daily declaration, pinulot ko ito. Yung daily declaration mo, 500,000, makikita ngayon ng BIR, for the last month, nakadeposito ka ng, sabihin natin, 5 million. Pero, yung declaration mo sa value-added tax return mo, eh, 1 million uli. So, kaduda-duda, may natanggap kang cash na 5 million, pero wala kang declaration sa value-added tax return mo na 5 million. Yon. Ang tawag ho dyan sa ginagagawin ng BIR is lifestyle check. Ngayon, meron akong training. Sir, may training ka? Yes! Ite-train kita. Kasi merong hanap buhay dyan. Maraming tao na hindi alam na yung ginagawa nilang expenses ay o yung pag-a-accumulate nila ng property ay masasubject na sila sa investigation ng BIR. Ang tawag dyan ay lifestyle check review. Okay, bago mangyari yung problema, alam mo na na mayroong problema o may dadating na problema at handa ka na sagutin yung problema na yan. Yun yung tinatawag nating lifestyle check. First, magkakaroon tayo ng lifestyle check. Ang tawag dyan is diagnostic sa mga doktor. Tapos, susolusyonan natin. Yun ang tinatawag nating cure, okay? O kaya prevention. Magbabitamins tayo. So, ito po ay free. Ha? Free. Ang kailangan nyo lang ho, sir and ma'am, eh, maibenta ko kayo. Ayan. Pag naturoan ko kayo, syempre, kailangan nyo maging magnegosyo. Pag nagnegosyo kayo, eh, magkakaroon kayo ng hanap buhay, di ba? Sir, pwede ba ako dyan? 65 years old na ako. Pwede. Sir, pwede ba ako dyan? Wala akong experience eh, sa taxation eh. Pwede. Tuturuan nga kita, ako mentor mo. Huwag kang matakot. Ako ang haharap pag hindi mo na kayang harapin. Okay? Tutulungan kita. Yung presyo, yung professional fee ko, magiging professional fee mo. Magsha-share tayo sa kita. Sharing. Okay? So, willing ka ba na matuto? Yun ang kailangan. Committed ka ba na magkaroon ng hanap buhay? Disente. Hindi corruption. Disenteng hanap buhay. Kung oo sagot mo, pakilagay mo na lang yung kompleto mong pangalan,
email at mobile. Saan, sir? Diyan sa comment portion. Ang ibig ko sabihin, i-comment mo ang name at email address mo at mobile sa ibaba. Tapos, patatawagan kita sa aking mga staff para malaman mo kailan, saan, at anong oras yung free lifestyle check. Gagawin kitang tax specialista lifestyle check. Of course, maghahati-hati tayo sa expenses. Yung training ay libre. True, study now, pay ETM later. At, hati tayo sa napikitain natin. Ha? Pero yung expenses na gagastusin natin sa Facebook, sa UP Campus, yung damit mo, yung materials na gagamitin natin, at ano pa ma, kailangan hatian mo ako. Mag-invest ka rin sa sarili mo. Ako nag-i-invest sa'yo. Okay? Kita tayo, ha? Let's balance the team! Naku po, ang daming naghahanap ng ano, ng tax specialista sa tax mapping. Naku po, ang dami-dami kasing business activity nitong mga BIR. Laging nagta-tax mapping, tax mapping, tax mapping. Ano ibig sabihin nun? Balita ako kasi pag may tax mapping, yung mga taxpayer na walang alam sa taxation ay napipilitan daw na maglagay ng 5,000 pesos. 5,000 pesos. So kung nakahuli sila, sabihin natin sa loob ng isang araw na 10 lang, edi 50 million. Eh sino ba naman ang hindi sisipagi na mag-tax map? Makasampu ka lang sa isang araw at gawin mo yan ng araw-araw, aba, kung 20 araw ang pasok sa isang buwan. Imaginin mo, 50,000 times 20 days, that is 1 million. Times 12 months, that is 12 million. Easy. Easy money. So maraming pwedeng pagkahanap buhayan dyan, pwedeng illegal. Sumama ka sa BIR na mga illegal ang kaisipan. Hindi ko sinasabi lahat ng BIR official illegal, ah. Yung iba lang. At, or sumama ka sa grupo ko, maging tax mapping specialista ka. Tax specialista, tax mapping. Magkakaroon po ako ng lecture. Mag-i-invest ako sa iyo. Ang worth ng lecture ko ay 50,000. Pero wala kang babayaran. Mag-study now, pay ETM later ka. Pag pumirma ka ng kontrata, pati yung libro, pauutang ko na rin sa iyo. Hindi itong librong to, plang kandadong libro to. Itong librong to, pang tax mapping. Okay? Ipauutang ko na rin sa'yo. Ang babayaran na lang natin, maghati-hati na lang tayo. Number one, sa uniforme mo. Number two, dun sa calling card mo. Number three, dun sa advertisement natin sa Facebook. Number four, yung gagastusin natin dun sa UP campus, yung pang-rent natin, tsaka pagkain mo. Yun na lang. Pero pauutangin kita, mag-i-invest ako sa'yo. Ng expectation ko sa'yo, babayaran mo ako later on. So, anong ituturo ko sa'yo? Ituturo ko sa inyo papaano humawak ng tax mapping ng BIR. Kaya nga ang tawag sa iyo, tax mapping specialista. Tuturo ko sa iyo paano mag-earn ng money bilang tax specialista. Paano mo pepresyohan yung sarili mo? Okay? Hindi libre. Magpapabayad tayo. And then, paano natin masisave yung isang tao na na-tax map na at meron na siyang violation checklist o kinukuhanan na siya ng penalty ng BIR. Paano pa natin masisave yung pera niya? And later on, turuan kita ng marketing strategy sa pagiging tax specialista mo sa tax mapping. Okay? Hindi itong libro to. Okay? Hindi itong libro to. Kung hindi itong libro na to ang ibibigay ko sa inyo, pauutang ko na rin. At ako, bahalang mag-market sa'yo kasi pag minarket kita, kumita ka, yung kinita mo, bibigay mo sa akin yung iba nun para pambayad mo sa Study Now Pay ETM. Kung gusto mong malaman yung time, venue, at saka yung date
Ito, sa susunod na space, malalaman mo, okay? At, ayan, no, tawagan mo yung telepono at saka i-email mo ako. Ayan, no, sa baba. Okay?